mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng salitahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson de Vera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamuno ni Brigadier General Ronnie Petinglay. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonels Renato Capili, Lester Sinlao, Alan Silyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Buhion. Nasa ating harapan ang batalyon ng kor ng mga kadete ng salitahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Chan Christopher Montanya mula sa prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy. Ang mga Ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating salitahang lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng naval na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinagurang Midshipman at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa langpwersa ng Philippine Navy. Ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya, laging nakahandang magliko ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitiin itong maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2040. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander Jojit Siscar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating NASA sa kupang dagat. Nagsasagwa ng mercy missions, rescue and relief operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sirunay III. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapag-ingat, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ang battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pamumuno ni Commodore Dwight Stephen Dulnoan. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Christopher Lawrence Abastar, Rene Fay Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Manawis. Sila po ang mga individual na nakaaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare and conventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pangungunan ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPOW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Kerovin Lingan. Nakatuon ang SPOW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kanyang kalupunan, Police Colonels Joel Kasupanan, Victorio de la Peña Jr., Jolbari Azdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Job de Mesa.
Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayun din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force na kinilang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontraterorismo, kontrainsurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pangunguna ni Police Captain Ernesto Fragoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na dinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ang pangarapin o visyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwala ang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyod ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard, na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo De Luna Jr. Ang kanyang kalupunan, Coast Guard Captain Sector Rafin Michael Andag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpus at Richard Gura. Ang unang batalyon ay nasa pamuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwanen. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law, ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakanindin. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslang, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Guiab, Aristotel Banyaga, Eugene Briones at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Suralta Puracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Penology. Binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalupunan Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes Severino Quita, Ronaldo Seno Cambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol at Rubenito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Brace. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa siyudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte, mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang imbestigasyon, mga naghihintay sa final na hatol at maging mga nahatulan o nasentensyahan na.
Narito naman po ang ating mga kawanin ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Poderes. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Phil Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Narian din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bugalin at Raymond Paglikawan. Kinakatawan ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa illegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawinin ng PDEA ay pawang nagtapos sa PDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PDEA ay nangunguna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng mga programang naglalayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareporma ang mga nabiktima ng illegal na droga. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pamansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas, kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.